ko alam na ganito ang mangyayari. Hindi ko mo sinasadya na. Dihanapin mo yung lalaking palaging kasama niya at ipakasal mo sila. Hindi ako makikiusap. Hindi ko siya pipilitin. Papalian ko na lamang siya ng tadyang. Minsan sa buhay ko, hindi ko naramdaman yung pagmamahal ng isang ina. Isipin mong ang mami mo nakahawak sa'yo. Pinanganako ko, hindi kita bibitiwan. Mawala man ako at ang daddy mo, sasamahan ka pa rin ako. Wala pa rin ako ngayon. Mo pinatay? Loto na po. Kung sa'yo ko ipakain niya nang magkabulati ka. Eh, Lola, talagang loto na po yan eh. Ilaw pa yan. Sindihan mo ulit. Eh, ayaw naman po ni Mang Danilo na malabsaho yung gulay. Basta sindihan mo ulit. Eh, yung apo ho ninyo, ayaw din ho niyang malabsang gulay ho. Kapag ako nagsasabi, wala kang masyadong reklamo, ha? Lutuin mo ulit! Opo. Entiendes? Opo. Opo. Patayin mo na. Luto na yan. Oh. Ano pa hinihintay ninyo? Masama ang pinaghihintay ang grasya ng Diyos. Kain na kayo. Nay, ano ito, laing? Hindi, chapsoy. Chapsoy, Lola? At bakit? Wala po. Kala ko po kasi laing. Hoy, mabuti ang ganyan. Madaling nguyain. At sigurado ka na patayan mga insekto. Sige, kain na kayo. Mabuti nga yun, Daddy. Dahil meron na tayong chapsoy, meron pa tayong laing. Imelda? Po? Tinutuya mo ba ako? Wala, hindi po. Oy, kain. Hindi, wala naman ako. May sinasabi ay, na. Ano, Lola, kukuha ko tubig yung walang ice po. Dali, dali lang. Oh, bakit ka tinatawa? Kain. Masarap siya. Sigur. Nay, ano ba yung pinanonood nyo? Puro iyakan naman yan. Mamami at pati kayo umiiyak na eh. Danilo, hindi mababaluha ko. Hindi ako basta-basta napapayag ng labas sa TV. Oh.
Ano na naman ba yan? Hindi ba sinabi ko sa'yo na masama sa katawan ng sigarilyo? Naiinip po ako eh. Mangyari ito si Imelda. Nagpaalam lang kanina manunod na sine, hanggang ngayon wala pa. Kahit nakaubos ka ng isang kahang sigarilyo, kung walang balak yan uwi, hindi uuwi. Pabayaan niyo na ako. Danilo, hindi kita pinanganak para mamatay ka lamang sa sigarilyo. Teka nga. Hindi mo ba yan hihintuan, ha? Teka nga. Sige, sige. Oo, oh, ayan, ayan. Ayan. Hmm. Hmm. Nay! Nay! Ah, nagpalo ka! Nay! Bakit alas dos ka nang umuwi? Eh kasi, Daddy, kumain pa kami sa labas ni Jaime. Mula ngayon, hindi ka na maaaring lumabas. Bakit naman ako? Ilang beses mo na akong pinaghintay. Pati lola mo napupuyat. Alam mo ba? Kaya nagkaganyan niya ang kulang sa tulog. Pag nagpaalam ka, hindi na kita papayagan. Dati naman eh. Papaalam ko. Sumay niluluwagan ka eh. Sigarilyo, sigarilyo, sigarilyo. Pinatay ko naman ako. Akala ko ba eh. Oh. Naya. Oh. Gusto mo lang akong gulatin, ha? Tama ka na nga. Akala ko mula ako. Tama ka na nga. Hindi, napinatay ko na. Matutulog ako. Sige, mabuti nga. Tumawa-tawa, ha? Dos-dos ng madaling araw. Yeah. Lola, ako na mong gagawa nito. Bakit ba? Kung anong ginagawa ko, pinag-initan mo. Eh, baka po naman sitahin ako ni Mang Danilo eh, na kayo mong pinagagawa ko dyan. Maraming gawain dyan. Patrick, bakit ang namin yung magawin? Kasi siya eh. Ulito eh. Ayaw magpapigil kahit lang siya akong gagawa. Paano? Napakabagal kong kumilos. Kung siya, anasahan ko na maghanda ng baon mo, baka bukas pa makatapos. Nay, pwede naman ako hindi magbaon eh. Mabuti na ito. Parang siguradong malinis ang pagkain mo. Dahil binabantayan ko ito si Patrin kapag naluluto. Kayo naman, hanggang ngayon, binay-baby pa ninyo ako eh. Ikaw naman lang itong baby ko ah. Oh, itong baon mo. Ubusin mo ito. At huwag kang magpapagutom. Kahit hindi oras ng pagkain, kumain ka na. At huwag kang magpapapasa ng pawis, ha? Dad! Bakit maliit na ako? Oh, itong baon mo. Lola, yan ho? Oh. Hindi ho yung kakasya sa bag ko lang eh. Porke hindi kakasya sa bag mo, hindi ka na magbabaon, magpapagutom ka. Hindi po, bibili lang akong pagkain sa school. Eh, ba't bibili ka pa? Andito pag... Kunin mo na. Kunin mo na. Opo, Lola. Thank you, Lola. Eh, ba't naman kasi kayo nagpapakapagod eh? May sakit lang kayo kagabi. Walang anuman yun. Nahilo lang ako. At saka, hindi pa akong mamamatay dahil walang mag-aalaga sa inyong dalawa. Alis na kami, Nay. Oh. Ay. Tayo talaga. Okay, sasabihin pa yan. Danilo, Huwag kang magpapakapagod. Mag-ingat sa pagmamaneho. Mag-ingat sa daan, Danilo. Bye na. Bye bye. Bye bye. Thank you.
ko ho, Inay. Buntis si Imelda, buntis ang apo niyo. Sinasabi ko na nga ba na may ginagawang milagaw ang anak mo, Danilo. Ayaw ka kasi maniwala sa akin, ha? Eh, buntis na nga ho, apo niyo. Anong gagawin ko? Ano pa? Dehanapin mo yung lalaking palaging kasama niya at ipakasal mo sila. Nasaan yung magaling na boyfriend nitong anak mo? Tumakas ho, Inay. Pinayagan mo naman makatakas. Eh, ano ko magagawa ko? Eh, mabilis. Nakaalpas agad. Nanda dyan lang yun. Hanapin mo. At kung ayaw niya panagutan ang ginawa sa anak mo, ipakulong mo! Lola, hindi na ako siguro dapat makarating sa ganun. Ikaw kasi itong tanga! Paano ka ngayon? Eh, di ganito ho, di dalagang ina. Hindi ako papayat. Eh, dati ano naman ang gusto niyong gawin ko? Pilitin ko yung tao na pakasalan ako. Eh, obvious ba na ayaw niya dahil tinakasan na nga niya ako eh. Ayaw niyang panagutan yung responsibilidad niya sa akin. Eh, sigurado, kung ayaw niya sa akin, di ayaw din niya dito sa baby ko. Eh, ako din, ayoko rin to eh. Sino ba naman ang may gusto magkaganito ako? Sino ba naman ang may gusto maging dalagang ina? Parehong-pareho kayo mag-ama. Isang binatang ama at isang dalagang ina. Siguro nag-iisa ka na, kaya iyak ka nang iyak ka na. Akala ko kasi, akala ko mahal niya ako eh. Akala mo mahal ka, yung pala hindi. Anak, talagang ganyan ang magmahal. Para kang nagsugal. Para kang tumaya sa barahang nakataob na kapag itinihaya ng barador, eh lilitaw yung nasa isip mo. Pero hindi. Natalo ka. Pero hindi mo mabibilang ang babae at lalaki na nakaranas ng katulad ng naranasan mo. Dahil ang mga manliligaw at nililigawan, eh hindi pinakikita ang tunay nilang ugali sa panahon ng pagliligawan. Kaya lang sila magkakakilala ng lubusan. Kung sila'y nagsasama na at meron ng anak, maghihiwalay. Ayan, nakita mo, ang lansangan ay punong-puno ng mga bata na bunga ng wasak na tahanan. At marami rin lalaki, ginagawan mang biro yan. Oy, kung yan may kagagawang niyang nasa tiyan mo, eh naririto at sasabihin sa akin ang harapan na hindi niya pananagutan ang ginawa sa'yo. Hindi siya makakarinig ng anuman sa akin. Hindi ako makikiusap. Hindi ko siya pipilitin. Babalian ko na lamang siya ng tadyang. Daddy. Anak, ako at ang lola mo ay narito para tumulong sa'yo. Hindi ka namin pababayaan. At alam mo ba, matagal na kami sabik sa bata. Talaga, Dad? Oo. Hindi
ka na galit sa akin. Aban akong anak nito. Hindi ako galit sa'yo at kailanman. Hindi ako nagalit sa'yo. Walang ganyanan ha, Melde. Alam mo naman yung lula mo, papagalitan na naman ako. Diyos ko. Bakit ka naman papagalitan? Nako, kabilin-bilinan pa naman niya na ipaghanda kita ng almusal para makakain ka ng gusto para diyan sa imong baby. Nako, masama daw ang hindi makakain sa ganyang kalagayan. Sinabi ni Lola yun? Oo, naku, maniwala ka. Tarantang-tarantang ayon, maagang naligo. At mayroon na tayong pupuntahan. Saan? Saan? Ano mo naman yan? Mahirap magtanong doon, no? Makapututupan pa ako. O sige, uminom ka na, kumain ka na. Baka mamaya dapating na yun. Eh, kasi naman eh. Ang hirap kumain pag ganyan kong oras eh. O ano? Lola. Hindi ka pa kumain. Kakain ako. Kapabilisan mo at magbihis ka. May lakad tayo. Saan po? Nakipag-appointment ako kay Dr. Atay. Bakit po? Aba, kailangan iinom ka ng vitamin at ipapacheck up ko rin ang baby mo. O sige, bilisan mo ng pagkain. Magbihis ka. Kanina pa ako nakabihis, ha? Opo. O, hintayin kita sa labas, ha? Opo. O, bilisan mo. Opo, Lala. Ba't hindi ka pa matulog? Gabi na. Eh kayo, bakit narito pa? Hindi pa rin kayo matulog. May palabas pa sa TV. At hindi pa oras ng aking pagtulog. Eh na hindi naman requirement sa inyo na tapusin ninyong lahat ng mga palabas sa TV. At kapag ka pinatugtog yung bayang mag-iliw bago mag-sign up ang mga istasyon, tumayo pa kayo. Ang bili ng doktor, sa edad ninyo, kailangan nagpapahinga kayo ng maaga. Eh, ano bang ginagawa ko? Hindi naman ako nagtatrabaho. Kaya, nagpapahinga. Ikaw nga, nakapagtataka. Nandito ka pa hanggang ngayon. Ilang gabi ka na ng ganyan? May problema ka ba? May problema ka na. Sabihin mo nga sa akin. Sasabihin mo ba o magpapakalulog ka sa usok ng sigarilyo mo? Naiaaminin ko sa inyo, talagang may gumugulo sa isip ko. Kaya ako nagkakaganito eh. Itong pagbubuntis ni Imelda. Hindi ko malam kung ano isipin ko. Araw-araw, palaki ng palaki dyan. Pabigat naman ang pabigat ang dinadala ko sa aking dibdib. Nay, parang hindi ko makakayang dalhin. Yung ang baby ko, eh magkakababy na. Pagsindi mo nga ako. Ha? Sigarilyo, bigyan mo ako.
ka lang ba? Ikaw lang nag-iisip. Ako rin. Ni hindi ko ma-maintindihan ang pinanunod ko. Pero wala na tayo magawa. Nandiyan na yan. Kung pansinin natin lagi, mabibigatan tayo. At mahihirapan naman ang kalooban ng anak mo. Kaya, mabuti pa, matulog na tayo, at patayin mo yan sigarilyo mo. Masama yan sa katawan. Uy, bakit kayo? Sus, ngayon lang ako nagsigarilyo. O ano? Tulog na tayo. Ano ba? Gusto mo bang itimpla pa kita ng gatas o samahan kita sa kwarto mo? Nay, Nay, kahit ngayon lang gabi, pwede ba? Pwede ba, Nay? Ano ba, Doktor? Mild stroke ho. Ano ba nangyari? Mahina na ho ang puso ng anak nyo. Kung hindi niya iingatan ang kanyang sarili at hindi niya iiwasang mag-isip na magbigat na bagay, matuwa ng husto at iwasan din sagari ng isip sa trabaho, ay baka mas masama na ho sa susunod na atake, Mrs. Sigarilyo ba? Masama sa kanya? Bawal ho. At marami pang bawal. Ito ho ang mga gamot na ipaiinom niya sa kanya. At ito naman ho ang mga bawal sa kanya. Paano ho? Tutuloy na ho ako. Sige, samahan na kita. Sige ho. Dahil sa sigarilyo, ilang beses ba sinabi ko sa'yo na masama sa katawan ang sigarilyo? Hindi mo ako pinakikinggan. Kaya madaling namamatay ang mga lalaki dahil sa bisyo. Alak, babae, sigarilyo at sugal. Sugal? Oo. Sa kakaisip, kung laging talo, masama rin yun. Kaya, sa susunod, kapag nakita kita na may kagat-kagat na sigarilyo, hindi na ako magsasalita. Sasapukin na lamang kita. Tandaan mo yan, Danilo. Tandaan mo.
mala. Umayag siyang ikaw magdala ng gamot ko. Eh, paano? Nakatulogan niyo panunod ng titi. Ayun. Naku. Inasabi ko, kung gising yun, eh siya pa rin ang magpapainom niya sa akin. Sigurado yung mabig ko. Kaya, ito ko. Ito na ang gamot. Iinumin na. Okay ka. Ikaw alam. Kumusta? Ako? Okay ako pag okay ka. Mabuti naman. Dad, kung may kailangan pa kayo, sabihin niyo lang sa akin. Naku. Wala na. Talagang yan lang pag inom ng gamot ang kailangan ko. Lahat nagawa na ng lola mo. Natural. Dahil kaisa-isa niya akong anak. Katulad mo, mahal na mahal din kita. Dahil nag-iisa kang baby ko. Mirda. Ang mami mo ay meron ng pamilya. Marami na silang anak. Kaya hindi na niya ako mahal. Hindi na mahal. Maring kaya hindi niya naasikasong sumulat sa'yo dahil abala siya sa pag-aalaga ng mga bata. Eh, nibiro mong anak, apat sunod-sunod. Pero iniisip niya, narito ka sa akin, hindi kita pababayaan, kaya panatag ng kanyang kalawan. Huwag mo napakaisipin mo. Narito ako, narito ang lola mo, ano pa, ano pa kailangan mo. Sana, si Mami. Sana hindi mo makalit wala. Sana nga lang. Pero wala kaming magagawa eh. Hindi kami magkabagay. Huwag mo na intindihin niyo. Iha. Meron pa akong isang kailangan sa'yo. Lumapit ka nga. Matagal ko nang hindi nayaya ka pang baby ko. Siguro bukas, eh, pwede na uli kayong pumasok. Sinabi ko naman sa kanila, normal lang pakiramdam ko. Kaya lang, lola mo, napaka-nervyosa eh. Oh, ayan ka na naman. Kaya lang ho, kailangan ng dobling ingat at dobling pag-aalaga sa sarili. Doktor, yung bawal ba? Bawal pa rin. Oo, ang bawal ay bawal. O paano? Di na ho ako magtatagal, tutuloy na ho ako. Dok, ihatid na kita. Sige. Mag-iingat po kayo, ha? Sige po. Maraming salamat. Maraming pong salamat. Nay. Hmm. Talaga bang doktor yun? Hindi mo kang doktor. Oo. Anak yun nung dati natin family, doctor. Batang-bata? Tsaka mukhang wala pang alam. Eh, mabuti na yun. Porque maraming sakit raw ngayon na hindi napag-aralan ang matatandang doktor.
Ganun ba yun? Oo. Pero ang sakit mo ay lumang sakit. Nakukuha yan sa tigas ng ulo. Ano yung naman? Umpisaan mo naman. O hindi ba? Tatawa ka na naman eh. Sinabi ko naman totoo sa iyo ah. Tigas-tigas ng ulo. Hey, I was walking down the street, minding my own business, when I see these three quarters flying in the air. Since they, hey, I don't see these every day, so I fall. So I'm going home. They fly into your window. Get in here. Pwede hindi ka ba matulog? Masama sa buntis, magpuyat. Eh, la? May problema ka ba? Kasi ho, nahihiya na ako sa inyo ng daddy. Pagkatapos nung kahihiyang binigay ko sa inyo, ito pa yung gaganti nyo sa akin. Saka kasi lola, nahihirapan ako sa sitwasyon ko sa eskwela. Iniisip ko na kung pwede, hihinto na lang ako sa pag-aaral. Tatrabaho na lang ako. Sa kalagayan mo yan? Bahala na ako kung anong mangyari, Lola. Hindi ako papayag. At alam ko, hindi rin papayag ang daddy mo. Dahil ina rin ako. At bukod doon, hindi ako papayag na magtrabaho ka. At wala naman magtatangkat sa'yo sa trabaho. Dahil buntis ka. Eh, Lola, nahihiya na kasi ako sa inyo eh. Kung alam ko nga lang na ganito ang mangyayari, di sana hindi ko na lang ginawa. Oy, nandito kami ng daddy mo para tulungan ka. Kaya may kamag-anak ang tao para may tatanggap sa kanya kahit anong oras at kahit anong manyan. Yun na nga kasi, Lola, eh. Sana nagalit na lang kayo sa akin. Sinaktan niyo ko o itinakwil niyo ko. Siguro matatanggap ko pa yun, eh. Maipapagtanggol ko pa yung sarili ko sa inyo. Pero, Lola, hindi kayo nagalit. Nakuha niyo pa akong intindihin. Parang, konsensya ako. Alam ko, mali yung ginawa ko, pero hindi ko alam na ganito kalaki. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Hindi ko ba sinasadya lang? Wala na yun. Huwag mo nang isipin. Pinagsabihan ka na namin ng daddy mo. At yung pagkagalit namin sa'yo. Dahil concerned kami sa'yo. At mahal ka namin. Kaya, huwag mong isama ng loob kung pinagsasabihan ka namin. Tutulungan ka namin at alalayan habang buhay kami ng daddy. Bakit ba?
laging may kali ng lepyo. Hindi ba pwedeng pumasok ka na wala yan? Nasasakal ka. Inay, requirement ko ito. Kailangan pagpasok namin nakakurbata. Dad, kamusta ka na? Eto, papasok na ako ulit. Papasok na yan. Pero huwag kang magpapapagod. Galing ka pa lamang sa sakit. Okay, mag-alala. Malakas na ako. Ang lumang radyo, madali masira. Nagsalita, radyong bago. Ay! Luma man ako, hindi ako obvious. Nay, ang bagay na komparasyon sa inyo, hindi yung lumang radyong obvious o ano pang ako, hindi sirang plaka. Nay! Nay! Joke only. Joke only. Joke only. Daddy. Ay. Naku, nalibang ako. Mag-aalas 8. Ayan ka, mapuka. Ayan ka na naman. Hindi ba sabi ng doktor na masama sa iyo magpanit, ha? Kumain ka at makakapaghintay ang trabaho. Atrasado na ako, Nay. Mahuhuli ko eh. Eh kung mahuli ka, yung huwag kang papasok, huwag kang magmamadali ha. Kayong mga lalaki, dapat ka na kayo bantayan. Kung mahuli ka, huwag kang gatay trabaho. Hindi, maupo ka. Kumain ka. Oy, Patrin, ang pagkain ng aking anak. Ako po, mami. So, ang Danilo, here. Yan. And apples also. Wala. Pag nakikita kita diyan sa aisong yan, naaalala ko ang mami mo nung siya'y nagdadalang tao sa'yo. Yan. Yan tayo mo, ha? Saka yan. Yan yung ayos mo. Parehong-pareho kayo. Magkamukha kayong mag-ina. Daddy, nahihirapan ba si mami mga anak? Aba, naku. Nahirapan siya. Alam mo ba nung itakbo ko yan sa ospital? Takot na takot. Sabi sa akin, hawakan mo ko. Hawakan mo ko ng mahigpit. Huwag mo kong bibitiwan. At yan ang binubulong. Bulong ng bulong na kanya. Sabi ko, hindi. Talaga, hindi kita iiwan, hindi kita bibitiwan. Kaya, hanggang doon sa delivery room, sumasama ako, pinigil naman ako ng mga tao. Bawal daw. Ba sabi ko, bakit? Yung mga anak, asawa ko. Yung ipanganganak, anak ko. Eh, mabuti na lang, naroon ang lola mo. Inawat ako. Kung gano'n na lang pasasalamat ko, naroon ang lola mo. Sana nandito si mami, no, Dad? Para... Kasi marami akong gustong itanong sa kanya tungkol sa pagbubuntis. Wala naman ang dati nito na hahawak sa akin kung sakasakali eh. Katulad din yung ginawa ninyo kay mami. At least kayo nandun kayo. Naunawaan kita, anak. Alam ko, alam ko. Alam ko na dadama mo. Pero hindi bali. Wala man ang mami mo. Narito ko. Nahawakan kita. At isipin mong ang mami mo nakahawak sa'yo. Pinangangako ko, hindi kita bibitiwan. Ano man ang mangyari, hindi kita bibitiwan. Hindi.
Lumilo, at hindi ka pa matulog. Masama sa'yo ang magpupuyat. Naiisip ko, Inay. Napakalaking bagay kung narito asawa ko. Ayan ka na naman, ha? Dahil sa kalagayan ho ng anak ko, kailangan pa rin niya ang ina. Nandyan ka, narito ako. Hindi na niya kailangan ng sino man. Na hindi ninyo naintindihan, hindi ko sabihin eh. Ako, kailangan ko kayo. Dahil, inawa ko. O, ganun din si Imelda. Kailangan niya ang kanyang ina. Danilo, uumpisa ka naman. Walang kwentang babae niyo. At hindi kayo bakal. Nang iwanan kayo, mag-ama, tinapos niya na ang lahat na katungkulan niya sa inyo. Kaya, hindi na dapat natin pag-usapan pa siya. Dahil siya na mismo at hindi kayo. Kaya mabuti pa, matulog ka na at magpahinga. Pinakiusapan kita, kung maaari, unawain mo lang ako. Dahil alam ko, darating itong pagkakataong ito eh, na ang magdudusa ang ating anak. Ayokong magkahiwalay tayo. Dahil kay Imelda, si Imelda ngayon, nasa gipit na kalagayan. Kailangan kanya. Hindi ba tayo nagkahiwalay? Isipin mo, di sana merong ina. Merong ina na pipiling sa kanya magbibigay ng lakas ng loob. Para mawala ang takot niya at pangamba. Lulukuban siya ng pagmamahal. Init ng pagmamahal ang kailangan ni Imelda. Hindi ko kayang ibigay ng lahat yun. Kailangan kanya bilang isang ina. Pinag-iusapan kita noon, matatandaan ko. Unawain mo lang ako. Ang minamahal ko, ang aking ina, ay matutuhan mo lang mahalin. Ano ang sagot mo? Kung magpapatuloy tayo magsasama, hindi maaaring makisuno sa atin ang iyong ina. Paano ang gagawin ko? Maaari ko bang pabayaan ang aking ina? Nag-iisa na lang yan, matanda pa. Kung pinapili mo ko, ang sakit nung binigay mo sa aking ultimatum na yun. Pinapili mo ko, ba't wala ka bang magulat? Natatandaan ko, paano kayo magkakasundo ng nanay? Ayaw mo siyang unawain. Natural lamang matanda. Siyempre ganun ang ugali nun. Masalita.
Hindi ko maintindihan. Sinabi ko sa'yo, maawa ka sa ating anak. Pero hindi. Parang baluta na initsa mo sa'kin. Pagkatapos iniwan mo, tinikis mo kami! Tinikis mo kami! Dito na lang ako. Wala, baka naman kung ano mangyari sa inyo niyan eh. Sige na. Ako na ang mahala sa dati. Kaya mo ba? Wala naman eh. Sige na. Kaya mo nalagahin ang dati mo? Opo. Kaya na lang muna kayo. Tapos balik na lang kayo, Kit. Uwi lang ang sandali ha. Ikaw na ang mahala sa dati mo. Opo. Magpapaluto. Babalik ako agad. Hintayin mo ako. Dad. I was blessed with Dad. Love to love you till the stars burn out above you. Daddy. Daddy, sabi mo hindi mo bibitawan, di ba? Paano na baby ko? Paano na baby ko? Paano na ako? Sabi mo, hindi mo ako bibitawan, di ba?
kasing palabas eh. Baka gusto niya na magpahinga. Di ba kayo na anto? Hindi ako dapat umalis. Hindi ko siya dapat iniwan. Sabi ko naman, babalik ako agad. Lola. Bakit hindi niya ako hinintay? Lola, siguro. Ayaw magiging masakit para kay Daddy na makita niyang iiwanan niya kayo. Hindi ako basta-basta napapaiyak sa TV. Alam ko kung bakit pinalis ako ni Danilo. Gusto niyang sarilihin ang kanyang kamatayan. Alam niya na kung naroon ako, hindi ko siya papayagan. Hindi ako papayag. Lola, siguro talagang oras na ng Daddy. Hindi. Ayaw ko. Dapat ako na una. Nanay niya ako. Mas matanda ako. Dapat ako na lang. Kung masakit sa inyo ang pagkamatay ng Daddy, masakit din sa akin. Kasi Daddy ko yun eh. Pero Lola, kailangan tanggapin natin kung ano yung nangyari. Sana huwag kayong ganyan. Kasi kung pati kayo magiging ganyan, paano na ako? Lola, wala na nga si Mami eh. Wala na rin akong Daddy. Walang kwentang iyong ina. Nang dahil sa akin, iniwan ang iyong ama at pinabayaan. Kung linabanin niya sana ako, baka naintindihan ko siya. Pero nang iwanan kayong ama, hindi ko matatanggap. Siguro nga, walang kwentang ina si Mami. Pero alam ko, nararamdaman ko na marunong siya magmahal. Marunong pa din siya magmahal. Diba, sabi niyo, Lola, ibang klaseng magmahal ang isang ina. Maswerte nga si Daddy dahil meron siyang inay. Kayo yun. Ako kahit minsan sa buhay ko hindi ko naramdaman yung pagmamahal ng isang ina. Wala naman si Mami. Yeah. Napapatawad mo ba ni siyang matanda? Lola, hindi niya naman siguro kasalanan na mahalin ng ganun si Daddy, diba? Si Mami, hindi naman siya, hindi rin siya ganun kaperpekto. Wala naman kasi perpekto, diba? Kaya lang, nanghihinayang ako.
paano na ako ngayon? Kaya mo iya. Ina ka, kapag pinanindigan mo ang iyong pagiging ina, kaya mo lahat. Kahit nag-iisa ka, mawala man ako at ang daddy mo, sasamahan ka pa rin ako.